John Newman was born in Bohemia in the current-day Czech Republic on March 28, 1811. Of small stature and fragile health, he attended school in the town of Budweis. At the age of 20, he entered the seminary, and after overcoming many difficulties, he was ordained a priest in New York. He learned to speak six languages and was known for his work with immigrants. Father Newman was named Bishop of Philadelphia on March 2, 1852. As bishop, he was the first to create a diocesan school system, building more than 100 schools and becoming a founding father of Catholic education in the United States. He founded the Sisters of the Third Order of St. Francis, who devoted themselves to teaching. On January 5, 1860, he unexpectedly collapsed on the street and died. He was beatified by Pope Paul VI on October 13, 1963, and was canonized on June 17, 1977. Magandang umaga, mga kapatid. Ngayon po ay kapisahan ni San Juan Neumann, isang redentoristang santo na malapit sa mga may karamdaman, mapagmahal sa mga dukha, kaibigan ng mga makasalanan, at walhati ng mga migrante. Ang ating punong tagapagdiwang sa ating banal na misa ay si Reverend Father Jose de la Cruz, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na taus-pusong makibahagi sa ating misa. Maraming salamat po. Sa intersesyon ni San Juan Neumann, obispo, isang redemptorist, santo, ating ialay sa Diyos ang ating mga pasasalamat
mga panalangin at mga intensyon. At sa umagang ito ay taos puso po akong nagpapasalamat sa Diyos at sa lahat ng taong tumulong sa akin bilang isang tao at bilang isang pari sa aking ika-41 kaarawan. Tayo na po'y magsimula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kahinaan sa panahon na tinatanong natin kung nasaan ang Diyos sa ating buhay upang tayo'y marapat gumanap sa banal na misang ito. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ay naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, kalooban mong itangi ang banal na obispong si Juan dahil sa kanyang pagmamalasakit alang-alang sa mga lubos na napapabayaan, idinadalangin naming masigasig na mapaglingkuran ang iyong sambayanan sa pamamagitan ng pagtupad namin sa kanyang walang maliw na kabanalan sa pang-araw-araw na mga gawain. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maari na akong magmalaki. Yan ang tungkuling iniatang sa akin. Saab ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita? Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral.
Malaya ako at di alipin, ninuman. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inaakay ako ng Panginoon sa daan ng kapayapaan. Inaakay ako ng Panginoon sa daan ng kapayapaan. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Inaakay ako ng Panginoon sa daan ng kapayapaan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Inaakay ako ng Panginoon sa daan ng kapayapaan. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Inaakay ako ng Panginoon sa daan ng kapayapaan. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Inaakay ako ng Panginoon sa daan ng kapayapaan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang pahan ay tumatakas kapag nakikitang dumadating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas sila palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama, siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong mga ibang tupa na wala sa kulungan nito. Kinakailangan silang alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kapatid. Salamat po sa ating pagdiriwang ngayon. At kung inyo pong napapansin, mga kapatid, dito sa harapan ang santo na si John Juan Neumann or Saint John Nepomucene Neumann. Isa po siyang paring obispo, isa po siyang redemptorista. Just a short background lang po ng kanyang buhay, kasi ang ating pagbasa ngayon, mga kapatid, ay nagpapahayag sa atin kung paano ang pagiging isang mabuting pastol o alagad ng Diyos. At ito po ay isinabuhay ni Juan Neumann almost 161 years na, kung ika-count natin yung 2021 na, nung siya ay namatay. Alam nyo, kapatid, siya ay, ang kanyang pamilya ay galing sa Czech Republic. Yun na yung tawag ngayon, ano po. At ang kanyang mother ay namatay kasama yung unang asawa ng father ni John Neumann, namatay at kasama doon yung kanilang unang baby sana. Kaya nag-asawa siya muli at ika-tatlo po si John Neumann sa anim na magkakapatid. Maliit pa lamang po siya, nakitaan na po siya ng hilig magbasa at mag-aral. Kaya ang tawag sa kanya ng kanyang nanay ay bibliomaniac or mahilig magbasa ng Biblia at ng mga libro o mag-aral. Kaya matalino po talaga siya nung bata pa. Kaya kahit na mahirap sila, ay tinustusan siya ng kanyang ina at magulang para makapag-aral. Kasi ang hirap po sa panahon nila mag-aral at saka hindi po madali. Dahil dito ay siya ay lumaki na marunong. At kahit na yun nga, yung kahirapan ay hindi naging hadlang para siya ay magkaroon o makapag-aral sa high school. Nung magtapos siya ng high school, ang nais ng kanyang mga magulang ay maging lawyer siya o doktor dahil matalino nga po. Pero nakitaan siya ng kanyang ina na gusto niyang maging pari. Kaya sinuportahan siya ng kanyang ina at ipinadala sa seminaryo. Kahit noong unang panahon, pag nagseminaryo ka, ay kailangan may mga impluensya ka at kayamanan. Pero nung naipasa niya ang exam sa seminaryo, natanggap siya. And to cut the story short, mga kapatid, nung siya ay nagdidikon or second year theology, narinig niya ang panawagan ng isang mayroong nag-preach sa kanilang bayan. At nakita niya ang pangangailangan ng mga pari sa United States. Lalong-lalo na sa Philadelphia, dahil marami doon mga German-speaking na mga tao, which is si John Neumann ay German speaker, magaling siya magsalita, ay nagkaroon siya ng kinatawag na instinct na pag natapos siyang maging pari, doon siya tatry niya, doon siya ma-assign para makatulong sa mga kababayan niya. Pero sad to say, nung natapos niya ang kanyang theology, hindi siya agad-agad na ordinahan sapagkat nung kapanahunan niya, ang dami-dami ng mga pari. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng tulong para maordinahan outside ng kanyang sa Czech Republic na lugar. Kaya naglakbay siya, papunta muna ng USA, pero hindi siya natulungan doon. Naglakbay naman siya ulit papuntang Paris. Nagstay siya doon, hindi pa rin siya na-ordain at natulungan. At hanggang sa may nag-invite sa kanya sa New York. At bumalik ulit siya sa New York. At doon nga, through the grace of God, na-ordain siya bilang deacon at pari. At
nung siya ay ma-assign sa New York, nilalakad niya by foot. Kung may time kayo, basahin niyo ang libro, Historia ni St. John Neumann, ang buong New York pa noon, at nagmi-mission, nagbibinyag, yung mga sakramento, house to house, chapel to chapel, sinuyo niya lahat. You could just imagine, no? Noong mga 19, ano pa yun? Noong kasagsagan ng 1850s, wala pang mga transportasyon noon. Kaya nakikitaan mo ng dedikasyon. Ang hanggang sa siya ay naging kilalang pari sa New York at siya ay itinalagang obispo ng United States. At pagkatapos niyang maging obispo, siya ay nag-focus sa first love niya, Philadelphia. At doon sa Philadelphia ay ipinalago niya ang pagiging mabuting pastol. Every month, mayroon siyang pinapatayo na simbahan. Could just imagine every month kahit walang pera. At from 1 naging 200 ang Catholic schools sa Philadelphia at buong United States. At nag-invite siya ng mga madre at ibang mga relyoso para maging kasama niya, kamanggagawa niya sa Philadelphia at sa Diocese of United States. Nung pari pa siya, siya ay diocesan, nagsulat siya sa superior sa New York na redemptorist at doon siya natanggap. At siya ay naging redemptorista. At the age of 48, habang siya ay nagtatrabaho sa kalsada, nagbibisita, siya ay na heart attack. At siya ay namatay sa edad na 48. At ito ay nabalitaan ng buong diocese at sila ay nang hinayang dahil sa sobra pa niyang dapat maraming magawa. Pero ito mga kapatid, ang isang halimbawa na hindi tumitigil ang puso, ang pintig ng puso para ialay sa Diyos at sa kabutihan ng nangangailangan. This is a wake-up call to all priests, to all religious, and to all lay faithful. Ang puso natin ay pumipintig para kanino? Nagiging masigasig tayo para saan? For the money? For the power? For the honor? For the pleasure? St. John Neumann is again calling us faithful, all Filipino around the world. Ngayon, ito ang panawagan sa atin. Pinupukaw muli tayo ni St. John Neumann na mayroon tayong puso. Puso na pumipintig para sa ikabubuti ng ating pamilya. Hindi lamang ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating komunidad, ng ating bayan, ng ating bansa at ng buong mundo. Ito ba ang ikabubuti ng aking kapwa at ng aking bayan ang gagawin ko? Ikabubuti ba ng bayan ang pagkanya-kanya para sa baksin? Ikabubuti ba ng bayan yung hindi maayos ang aking panunungkulan? Ikabubuti ba ng bayan ang pagiging isa kong pari at pagstay ko lamang sa aking kumbento? Ikabubuti ba ng aking kapwa ang pag-alaga ko lamang ng aking sarili at ng aking pamilya? Bahala na ang iba. Ito din ang naging example ng ating Panginoong Hesukristo. 30 years old to 33 years old, pumipintig ang kanyang puso para ibigay ang sarili even to the point of death. Kahit na siya ay mamatay, okay lang yon sa kanya dahil ang pintig ng puso niya ay para sa mga
tupa. Kaya ito din ang hamon sa akin personally ng Panginoon. I was just came from Iloilo City, a very small barangay. Di nga kami kilala eh. My only dream in life is yung kahirapan ng buhay. I strive hard kahit mahirap. But because of my spirituality of my mother, laging nagro-rosaryo, nagsisimba, siguro kahit nung ako ay nakasakay na bilang isang marino at kumikita na, tinatanong siguro palagi ng aking puso, ano ba talaga ang pintig ng iyong puso, Jose? Para sumakay sa barko at maging mayaman? O yung pintig ng puso mo ay kagaya ko na ang pag-aalay din ng buhay? Kaya mga kapatid, kanya-kanya tayong tawag ng Panginoon. Laiko, may asawa, lola-lolo, tita-tito, lideres, pare, madre, pulis, o anuman konteksto ng iyong buhay. Isa lang ang pintig ng ating puso. At minsan nakakalimutan natin yon. Pintig na alagaan ang mga tupa ng Panginoon, ang kanyang sambayanan. At ang pag-alaga nating ito ay pag-isa natin sa ating tagapag-alaga, which is ang ating Panginoon. Sana sa inspirasyon ng ating Panginoon at ng ating mahal na ina at ni St. John Neumann at lahat ng mga banal, mapukaw muli, mga kapatid, magising muli ang pintig ng ating puso para sa mga tupa, lalong-lalo na yung mga napabayaan, lalong-lalo na yung mga naabuso, lalong-lalo na yung mga pinatay. At syempre, pintig din ng ating puso para sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, magandang pagnilayan natin at itanong sa ating puso habang naglalakad tayo o gumagawa tayo o kausap natin ang ating pamilya, pwede nating simulan. Kapatid, ano ba talaga ang pintig o tibok ng iyong puso? Tumayo po ang lahat sa kapistahan ng ating mahal na santo, si Juan Bautista, si Juan John Neumann, atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po, sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, naog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paparito at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mamuli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si San Juan Neumann ay maalab na pinaglingkuran ang mga dukha at napabayaan. Tayo nawa bilang isang simbahan sa ating panahon ay mag-alay din ng ating sarili para sa kanila. Ang ating pong tugon, mga kapatid, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng ating simbahan at bansa, nawa ang espiritu ng paglilingkod at pagbabahagi ay kanilang maisabuhay
lalo na ang patuloy na pakikiisa sa mga dukha at napabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kasapi ng kapatiran ng kapanalbanalang manunubos, naway mapanatiling buhay sa kanilang puso ang diwa at maalab na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naririto ngayon, naway hubugin mo kami na makapaglingkod para sa iyong misyon at kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang Dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, ay tukdi nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at mga pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sapagkat patuloy mong binabago ang aming pintig ng aming puso. Pumintig ito nawa ng paglilingkod at pagbibigay ng sarili sa iba. Humihingi din po kami ng kapatawaran sapagkat minsan ang pintig ng aming puso ay naiba. Pintig ito ng pagtalikod sa iyo. Panalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga kapatid, sa katahimikan po, ialay pa natin sa Diyos ang ating mga ibang personal na panalangin at pasasalamat at intensyon. Panginoon, lubos ang aming pagtitiwala na ang kaganapan at katiwasayan ng buhay ay aming makakamit sa pagdating ng iyong anak na si Jesus. Kaisa ni San Juan Neumann, naway ipagkaloob mo ang aming mga adikain sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas at ubas na bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Panginoon, buong pagmamahal mong tunghayan ang aming alay at pagningasin mo sa aming puso ang iyong pagmamahal na siyang nagpaalab sa puso ng banal na obispong si Juan Neumann. Inihiling namin ito sa iyo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Neumann ay pinaparangalan
sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa simbahan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inabot niya ang tinapay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibinubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jesse na aming Obispo, ang tanang kaparian, brother, madre, at mga laiko na tinawag mo ngayon dito sa iyong dambana. Mga kapatid, sa misa din pong ito, sa katahimikan po, alalahanin natin ang mga pangalan ng ating pamilya, kakilala, kaibigan na namatay na. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mong manging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal. Redemptorist Saints, Saints Alphonsus, Gerard, Clemente, John Neumann, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin na nakakagaling na utos ng ating Panginoon, lakas loob nating dasalin ang dasal na itinuro sa atin ng Panginoon. Sabay-sabay po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw nang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, pag nagbigayan tayo ng kapayapaan, ibinibigay natin ang pagmamahal, pintig ng puso natin sa bawat isa. Mga kapatid, magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos. From the very beginning up to now, ang pintig niya ay pag-ibig para sa ating lahat. Siya din ang nagwawala ng kasalanan natin at ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong umaga na kanyang inanyayahan sa kanyang misa. Sabay-sabay po, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen.
Horacio Emperada. Ama naming makapangyarihan, bukal ng awa at habag, dumudulog kami sa iyo sa oras ng matinding kahirapan at pagdurusa. Ang iyong sambayanan ay nasa gapos ng sakit na dulot ng COVID-19. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal. Iligtas sa pamamagitan ng iyong mapaghilom na kamay, pawiin ang takot sa kalooban, panibaguhin ang pag-asa at patibayin ang pananalig sa iyo. Idinadalangin namin ang mga nasa bungad ng pakikipagsapalaran sa sakit na ito, ang mga doktor, nurse, at mga tauhan ng mga ospital. Pagkalooban mo nawa sila ng kalakasan ng katawan at diwa, tibay ng paninindigan, at kaligtasan mula sa naturang sakit. Idinadalangin namin ang mga patuloy na nagbibigay ng sarili sa paglilingkod at pangangailangan ng kanilang kapwa, ang mga namamahala sa kapayapaan at pagpapatupad ng mga batas, ang mga namumuno sa aming bayan upang labanan ang salot na ito. Patatagin mo nawa ang kanilang loob upang patuloy na kumilos para sa kaligtasan ng lahat. Idinadalangin namin ang mga taong dinapuan ng sakit na ito, ang mga nasa bingit ng kamatayan at ang mga pumanaw. Naway ang kanilang pagdurusa ay maging pakikiisa nila sa kahirapan ng iyong anak na namatay para sa aming kaligtasan. Amin ding hinihiling ang maagap na kalutasan ng salot na ito, ang pagtuklas ng gamot at ang panunumbalik ng kaayusan at bagong buhay sa lahat ng bayan at bansa. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming dakilang tagahilom kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Umupo po muna saglit bago po ang final na pagbabasbas. Maraming salamat po sa mga nag-serve ngayong umaga sa National Shrine. Alam ng Panginoon ang pintig ng inyong puso ay paglilingkod. Salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagmisa ngayon, nagsimba, at sa mga nasa online natin, sa Baklaran page natin na online sa buong mundo, maraming salamat po. Nawa tayong mga Pilipino ay magkaroon ng i-renew ang pintig ng ating pagiging Pilipino, paglilingkod, pagmamahal, at pag-share pa ng ating buhay sa bawat isa. Maraming salamat din po sa lahat ng tumulong sa aking pagiging pari at pagiging isang Pilipino din, sa lahat na tumulong, hindi ko kayo maisa-isa. Alam kong marami kayo. At maraming salamat po, at rest assured po ang aking dasal araw-araw at misa para sa inyong lahat. Nawa po ay patuloy niyo pong sama ako sa inyong mga dasal na magkaroon ng totoong pintig para sa sangkatauhan katulad ni Kristo at ng aming santo ni si St. John Neumann. Mga kapatid, kung may time kayo, basahin niyo po, maganda po ang kanyang buhay. At mga nanay-tatay na naririto, patuloy po tayong i-encourage ang ating pamilya sa rosaryo po, no? Maganda mag-rosaryo araw-araw. At yung misa natin, ano po, at novena. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manalangin tayo, tumayo na po ang lahat. Panginoon, matapos naming matanggap ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong pinakamamahal na anak, buong kababaang loob na hiniling namin sa iyo, alang-alang sa banal na obispo na si Juan Neumann, na makasunod nawa kami sa aming mabuting pastol na si Kristo, tungo sa walang hanggang pastulan sa langit. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Basbasan kayo ng Panginoon ang buong niyong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, hindi dito nagtatapos ang misa. Ipagpapatuloy natin ito sa pagpipintig ng puso natin para sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.